Just nah, so magandang araw sa lahat. Ginawa ko lang tong video na ito dahil para na rin sa kaalaman ng iba tulad ko, OFW. Merong tanong kung makakabalik pa ba ang isang OFW na may expired re-entry visa before pandemic. So bago nag-pandemic. So ang sagot po ay isang malaking yes. Makakabalik ka na may expired re-entry visa provided na unang-una meron kang contact sa iyong sponsor. So pinaka-importante 'yon, kung may contact ka sa iyong sponsor, nagre-reply ang sponsor sa iyo. So kung expired re-entry visa kasi, tapos nangyari bago pa dumating yung pandemic, is hindi siya covered ng Saudi na parang consideration sa mga naabutan ng pandemya. Kasi before pandemic pa nangyari yung expiration ng visa mo. So katulad nangyari sa akin, na expire ang visa ko is February 21, 2020. So nagbigay sila ng visa extension up to April, pero hindi ko pa napastamp sa Tashil dahil na may announcement na ng lockdown noong March 15, kung hindi ako nagkakamali. March 15, 2020. So hindi ako magagalaw nung time na yun. So halos nawalan na rin ako ng pag-asa makabalik ng Saudi Arabia, dahil kung lilipat man ako sa ibang company is sakop siya ng 3 years ban kung lilipat ka sa ibang company. Hindi ka talaga makakabalik ng Saudi Arabia kung meron kang re-entry visa. Ang nangyari, ang re-entry visa ko is hindi na kayang i-extend. Trinay ng maraming basis ng company namin through our PRO. Pero hanggang Jawasat stamping lang sila, yung sa Chamber of Commerce. Na-chambered siya, pero denied sa MUFA dahil na rin sa hindi nga siya sakop ng yung sinasabing during pandemic. So ang kinoconsider lang ng Saudi Arabia is March 15, 2020 pataas. So kung March 15, 2020 pataas, is medyo mas madali ang proseso. So sa mga nagtatanong nga kung makakabalik ng Saudi Arabia yung mga may expired re-entry visa, makakabalik po kayo. Yun na yung sinabi ko kanina, yung constant communication nyo sa company or yung pagre-reply ng company. Tapos kailangan meron kang new visa na kailangan merong authority to proceed or consent ng company na tinatawag nilang iwakala. Yung iwakala is ibibigay yan sa concerned agency na binibigyan sila ng pahintulot na i-process yung new visa mo, meaning pinapayagan ka ng kumpanya mo. So ano ba ang magiging proseso? Unang proseso is kailangan magbayad ang company mo
sa Saudi Arabia mismo, true and just, babayaran nila yung visa mo, tinatawag nilang iwakala, tapos ibibigay sa concern agency kung sinong agency na pinay yung tulutan nila or pinapayagan nila. Tapos yung processing ng new visa is yung para kang nagsimula sa una, yung para kang nag-apply ulit. So kailangan mo ng NBI clearance, kailangan mo ng medical, so magme-medical ka ulit. Tapos pero yung mga dokumento mo hindi na kailangan kasi nasa company mo na yon. Kontrata optional na rin, hindi na rin kailangan. Maliban lang kung ikaw ay isang domestic helper sa Saudi Arabia, kailangan mo ng verified contract. Pero kung new visa ka, pero same company or same employer lang naman is, hindi na naman kailangan na meron kang verified contract. Tapos isa pang tanong, kung mag-undergo ka ba ng PIDOS ulit or mag-register sa PIOS bago mag-PIDOS? Hindi na po, dahil yung na-experience ko is yung balik manggagawa lang, OSC exemption ang ginamit ko. In-update ko lang sa recent na flight ko. Tapos yun, valid naman. Yung OSC exemption mo, ticket mo, yan ang kailangan. Tapos pakita mo rin yung expired re-entry visa mo. Kasi bibigyan ka rin ng i-stamp rin ng yung bagong visa mo sa passport mo. Hindi kagaya yung mga electronic re-entry visa na naka pwede mo lang i-insert sa passport mo. So kagaya sa akin, kailangan naka-stamp talaga. Yan yan. So naka-stamp yung visa mo. So yung parang bagong apply ka ulit. So dadaan ka sa visa check kung okay na. Dadaan ka rin sa biometric. Siyempre bago ka ma-stampan ito is magba-biometric ka, mag-IRS scanning ka. So another thing wala is yung anong requirement pa bago makalipad ng Saudi Arabia, provided na meron ka ng new visa. So kailangan mo ng ticket, kailangan mo yung visa mo na na-stamp na at na-verified na sa Tashil na biometric ka na, at yung swab test mo na yung clinic is accredited pa rin sa Saudi Arabia, yung sa GCC. So kailangan yun. Tapos yung provision na 72 hours is kailangan from the date of examined, hindi yung from the date of result. So ang validity or counting ng 72 hours is from the date of examined ng swab test mo. So yung swab test mo kung alas 3 ng hapon ka ngayon tinest, so alas 3 ng hapon ang counting, hindi yung sa result ka na magbabase. Hindi, kasi marami nang na-offload niyan sa eroplano dahil ang counting nila is yung from the date of result. So careful po tayo mga kabayan, kailangan ang 72 hours is from the date of examined, hindi po from the date of result. So kung may ticket ka na, may swab test ka na, kung meron kang copy of contract, much better. Tapos stamp na yung visa mo, pwede ka nang makabalik sa Saudi Arabia. So yan lang po, at marami pong salamat. Yan lang para sa video na to. Ang susunod naman nating i-discuss is yung may re-entry visa na nangyari or na-expire
during pandemic kung ano na naman ang proseso. So, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe naman sa channel ko para ma-update naman kayo kung anong mga information na kailangan natin. Maraming salamat po.